Yan, good morning mga ka-aircon tech. Ayan, meron akong tanggap kaninang umaga na unit na dinala dito. So, nakiusap lang sa akin na sana daw magawa kagad dahil kailangan at merong may hika sa bahay nila. Ayan, so ito yung unit. Ang problema niya, ayan, so nabubuhay siya mga 3 minutes na umandar o 1 minute, bigla na lang namamatay, then sa susunod na linggo na daw ulit nila pwedeng mabuhay. Ayan, so sa ngayon umaandar siya. Ayan, so umaandar naman. Okay, so observahan ko lang kung ano mangyayari. So ayan, no? Umaandar siya ngayon. Na rin yung compressor niya pala. Yun. Bigla siyang namatay. Wala na siyang power. Then, tingnan natin kung kasi yung sinasabi ni customer. Saksak natin. Yun. Ayaw na rin mabuhay. Yan. Tingnan ko sa saksak. Saksak ulit. Yan. Ayaw nang mabuhay. Yan. Yan. Ano lang to, basic. O, basic aircon lang to. Yung unit na ito. Yan. Pagitin natin. Yan. Ayaw mabuhay. Wala na talaga. So, mabubuhay daw ulit ito. Isang linggo daw ulit bago nila ma-i-on. Yan. So, tingnan natin. Medyo challenge yata itong pagre-repair nito. Dahil next week pa ulit siya pwedeng mabuhay. Okay. So, bubuksan ko and tingnan ko kung may papakita natin sa inyo kung ano yung naging problema. Okay? Yan. Actually, hindi sana ako magbubukas ngayon dahil graduation ng isang aking Junakids, yung graduation pala ngayon, online na. Kaya, naka-live yung graduation nila kanina. Yan. Okay naman. Then check ko lang ito. Tingnan natin kung bakit. Ayan. Tingnan natin. Na nabasa kasi sabi nila pagkatapos daw linisan ganito yung nangyari. Meron na siyang part na may corrosion dito. Yan. So check ko na lang. So ipopost ko muna para makita natin yung problema. Tututo ko yung camera doon sa ginagawa natin. Okay. Okay. So ito, sinet up ko muna yung unit and medyo nagka-aberya ng konti. Dumating yung Shopee. Yan yung mga order kong parts. So, online na lang ako kumukuha para hindi na ako lumalabas. Yan, mga diode na yung order ko. Ito. So medyo magagawa na yung ibang mga nakapending na unit. Dahil dumating na yung aking mga ibang order dito. Okay? So, tutuloy ko na ulit ito. Okay. Yung ginamit niya kasi, transformer type. And may nakita kong indication ng parang corrosion dito. Ayan. Meron siyang, tingnan natin. Thank you.
try ko muna ang linisan, baka dito nang galing yung problema. Ito yung ating ayan, pero mukhang okay naman siya. So ayan, oh, malinis naman siya, oh, malinis naman yung board. So ang i-check naman nating sunod para maano natin yung pinaka transformer niya. Transformer type po ang ginamit niya. Ito. Yeah. So ang primary, alam naman natin galing dito yung primary, eh. Yan. So sa saksakan pala makikita na natin yung okay, set natin sa ulos. Yan. So ayan yung nag-determine niya. Yan, 459 ohms sa analog. Yan, X10. Calibrate muna natin yung tester. Yan, medyo malabo yan tayong tester natin. So ayan, meron siya. And susukatan na lang natin ang voltage kung ilan. Ito, analog na lang. Ibigitan na lang ang gagamitin ito para madali niyo makita. Okay. So nakasakit lang naman ito. Yung secondary, yung transformer, sukatan natin kung ilang volts. Dapat at least 12 volts na makukuha natin. 12 volts na AC. Yan, kasi transformer yung sinukatan natin. So ayan, meron siya 13 volts. Pero bakit nagda-drop doon? Yan, pinutin ko muna. Ito, i-monitor natin dito. Lagyan ko ng indicator clip. Ito, yung capacitor niya na yan, filter capacitor niya ako ikinabit. Masukat natin kung ilang volts yung lalabas. So, punta tayo sa DC kasi sa capacitor na ako nag-check. So, DC volts. Ticket, okay. Yun, nabuhay siya. So, meron tayong 14 volts nung nabuhay yung aircon natin. Yan, 14 volts DC. Try natin i-off. Yan. So unregulated siya, kaya makikita nyo mataas ang voltage niya. Unregulated pa siya. Tignan natin, tignan natin kung siya shut off pa. Monitor ko lang kung magsha-shutdown. Okay?
Ayan, oh. 1.4. Nag-shutdown siya. So, ayan, oh. Namatay yung screen natin. Bumagsak siya ng ilang volts to? 1.4. Ay, 1.3. Ayan. Bumuti ko din sa saksak, ha. Okay. Ayan. Ayan ang mabuhay ulit. So, ang problema natin, nagda-drop ang supply. So, madali na nating ma-determine ngayon. Maaaring sira yung ating pulutin ko, ha. Ito. Yung transformer. Kasi pagka tumagal siya ng mga 1 minute, nagda-drop yung supply niya. So, maaaring sira ito. May nailabas na ako dati na video na ganito, pero hindi siya Panasonic na, Panasonic yata, oh, hindi siya Panasonic, ibang brand, pero ganito rin. Nagda-drop ang supply kapag ka nag-on siya. So, ayan. Susubukan ko munang palitan ito. Kasi, ano lang naman to eh. Transformer na 12 volts ito. Okay. So, susubukan ko munang palitan. Titingnan natin kung gagana siya ng dire-diretso. Okay. So, ayan. Wala kasi akong makuha ng transformer na ganito. Dahil wala akong available. So, pwede tayong gumamit ng ganitong power supply na 12 volt. So, ganito kasi yung ginagamit ko na electronic type na siya. Ito kasi transformer type. So, i-convert na lang natin. Madali naman siyang ikabit din dito. So, kukunin lang natin yung AC input. Ito, yung AC input niya. Ito, AC out naman niya. Pero hindi natin siya dito itatap sa, ano, dahil dumaan yun ng diode. Sa capacitor na natin siya itatapping. Ito na yung capacitor na ito. Kita natin. Ayan, ito yung capacitor. Oh. Yung pinaka-filter capacitor niya ng 12 volts. So, kukunin nyo na lang yung positive-negative. Kabit nyo sa ilalim. Positive-negative. Or, pwede nyo rin tanggalin na itong capacitor na ito. Dahil meron naman siyang nakalagay na capacitor dito. Doon nyo na lang ihinang sa positive-negative nung capacitor natin. So, unregulated naman ito. Kaya lang gagamitin natin, regulated power supply na 12 volts. Ayan. So, pwede naman siya dito. Okay, so ipapakita natin kung paano gagawin. Ayan. So, puputulin ko na siya dito. So, confirm naman, sira itong transformer dahil nagda-drop na siya. So, maaaring napasa yung pinaka-winding niya sa loob. Ayan. So, actually, mainit siya. Uminit siya kagad. Wala pang 5 minuto natin pinahanda kanina. So, ayan. So, itakat ko na ito. And ito. Nalagyan na lang natin ng panibagong wire. So, ayun. Pasok naman pala siya dito. Pwede natin gawin. Kaya lang, mas maganda siguro kung ihihinang natin para hindi siya nag-lose. Pero pwede rin gamitin itong terminal na ito. Yan. Pasok siya. Kakat ko na rin lang ito. Yun. Tapos itong isa na lang ang ihihinang natin. Ito yung AC input. Ito DC out na siya. Dito. Yan. So, sakto naman. Pumasok naman yung socket natin dito. Kukunin lang natin yung positive and negative nito. Okay. So, hihinang ko ore. Yung pinaka-input niya. Mas maganda kung tanggalin na natin yung isang terminal to para hindi na siya dumikit dun sa loob, then ihihinang ko na lang yung pinaka AC input natin. Ayan. Dali natin. Yun.
Tapos, ito wala namang polarity ang easy input natin. So, kahit baliktad kayo dito. Ayan. Edit na lang natin. So, pwede kayong gumamit ng ganito, at least 2 ampere. So, itong transformer na mga ito, medyo maliit lang. Pumapatak na 1 ampere lang ito. Kaya, pwede kang gumamit ng ganito. So, electronic type na siya. Auto-volt itong ginamit natin na power supply na ito. Ayan. So, i-connect ako siya dun sa AC input. So, yung AC input na kinuha, ito yan. Ayan. Dito. Ayan. So, ito yung out. Kaya lang, nilalabas niya AC pa. So, hindi tayo pwedeng kumuha doon sa AC input niya. Doon tayo magkoconnect sa DC. Yung dumaanan ng diode. So, ang DC input natin, dito na siya. Kasi DC out na to. Kukunin na lang natin ang polarity nito kung alin yung positive and negative. Ayan. So, takpan na din ito. Kita natin sa tester. Ayan. So, DC. Subukan ko saksak. Indicator ng light ito. So, ang importante lang, kunin nyo yung positive at negative ng ating power supply. So, ayan. DC out naman ito. Lumabas niya. So, 12 volts. Yan, oh, may nakalagay na. Yan, tinalagay natin ang ilaw. Yan. Mapapansin nyo, naka-negative. Negative 12.3. Yeah. So, saglit lang at may delivery lang. Eto. Yung pananghalian nila. Pag-deliver ng Pizza Hut. So, saglit lang at iaakyat ko. Magkano, sir? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 8. Oh. 100. Yun na. Medyo nagkaroon tayo ng konting abala dahil dumating yung order nilang pizza. Eh, gusto doon ng pizza. Ayan. So, eto. Kukunin lang natin. Nandun na saan pa tayo kanina. Yung positive. Gusto ko. Okay, sir. Ako po yung mag-pick up daw kay Omar. Ayan. So, nawala ulit ako. May tumawag ulit. Ayan. Natutuloy na natin to. So, hanapin lang natin yung positive negative. Okay. Ayan, negative sign. Reverse natin. Yun. So, ito yung positive. Ito yung negative. Ayan. So, itatap lang natin ito dito. Nasa na yun? Ito yung capacitor niya. Ayan. Ito yung capacitor na ito. Ito. Ayan. So, ito yung pinaka-supply ng 12 volts niya. So, para madali, itap na lang natin dito. Ayan, oh. Sa paan ng capacitor. So, hinanga natin. Yan.
maririnig nyo pati simbahan kasi malapit kami sa simbahan eh. Yan, tapos nasa tabing kalye. Yan. Ito yun, lagyan natin ng LED para madali siyang kumapit. And pure positive negative, pure positive, ito yung negative. Ayan, so mapapansin nyo, tinap ko lang siya doon yung positive natin, positive sign ng capacitor, and yung negative natin, yung negative din dito. So sa primary, wala kayong problema kahit baliktaran ito ha. Kasi AC input naman yan. Yan. So subukan natin, assemble natin ng content. Yan. Tapos, subukan nating i-monitor yung voltahe, voltage niya, kung hindi na magkakaroon ng drop. Ikabit natin dito kay yeah, digital tester na lang. Ayan, so kinabit ko muna siya dyan, then i-monitor natin kung hindi siya magkakaroon ng voltage drop. So double check, positive, negative, okay. Yun. Ayan. So ayan oh, 12.3 volts and buhay na rin siya. Yan, antayin ko lang mandara compressor. Okay. Yan. Ito muna para makiset siya. Bunutin ko yung yan. Bunutin ko muna sa saksak para mag-reset siya. Yan. Para mandar na agad yung compressor. Mandar ang compressor. Ayan. So, mapapansin nyo, hindi na nagda-drop yung supply. Ayan. Mandar na siya. Ayan. So, naging problema niya, ito yung transformer niya. Pag tinester nyo, good siya. Pero kapag ka nag-load na siya, nagkakaroon siya ng drop voltage. Ito. Yan. So, pag nakapag-check kayo ng mga ganito, tulad yan. So, madali lang naman siya dahil 12 volts lang naman ang input na, ay ang output na kailangan yung hanapin. So, madali na lang siyang matrace. Tulad yan, so, pwede kang gumamit kahit yung 9 volts. Actually, may nilabas na ako dati, 9 volts. Pinandar natin ang 9 volts na battery ito. Nag-on, sa inverter pa yon, pwede rin siya. Ito, transformer type. So, napakasimpleng power supply lang naman ito. So, madali nyo na itong masusundan. And, ayan ah. Hindi na siya nagluloko. Normal na siya. Maandar na yung unit natin. Ayan. Nakakool. Okay. So, okay na. Sana may natutunan tayo. And, ayan. Simpleng pag-check lang ng power supply. Katulad din yung ginawa natin. Okay, off ko muna para makita nyo. Ayan. Balikan lang ulit natin. Ayan. Ito na yung ginamit ko, yung electronic type. Pinalit ko sa ganitong klase. Pwede naman siya, basta 12 volts na actually 2 amperes itong ginamit ko. Itong transformer na ito kasi 1 ampere lang. So, ayan, nahulog. Actually, mas okay siya. Mas mataas ng konti. Kaya lang, auto voltage na ito and electronic type. So, hindi siya pwedeng basahin din. Kaya bago ko i-release ito, sa customer, nilalagyan ko ng pinipinturahan ko ng clear paint ito, yung board na ito. Para kahit mabasa siya,
hindi siya nagkakaroon ng corrosion. Ayan. So ina-applyan ko siya ng pintura. Okay? So pakita ko sa inyo kung anong klase ng pintura yung ginagamit ko. So ito yan, no? Yung ginagamit ko, clear paint. And ini-sprayan ko ito ng clear paint para kahit na mapasa or yan, tumubog sa tubig, okay lang, hindi siya basta kakalawangin. Yan. So, applyan lang natin ang pintura. Yan. Ito, dumilim. Yan. Ito, ganitong clear paint. And patutuyuin na lang natin bago ulit isaksak. Okay? So, okay na ito. And sana may natutunan tayo.